Alamin muna natin ang update sa bagyong Chedeng mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, unang-una, nasaan na ang bagyo at kakailan mararamdaman ang habagat na palalakasin ito kung sakasakali? Yes, kabayan, nasa gitna pa rin ng dagat ang bagyong Chedeng na patuloy pang lumakas at naging typhoon na. Huli itong namataan, 935 kilometers silangan po ng Central Luzon. Taglay na lakas ng hangin na 120 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 150 kilometers per hour. Kumikilos po ngayon ang baglo pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Lalakas pa ang bagyong Chedeng pero mananatili po ito sa typhoon category habang nasa gitna pa ng karagatan. Bukas, Biyernes, liliko na ito at sa kakikilos palayo po sa bansa pagsapit ng weekend at sa Lunes po ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Bukas ay magsisimula ng hilahin ng bagyo ang habagat pero hindi pa gaanong malakas ang dadalhin itong mga pag-ulan dito po sa kanlurang bahagi ng Mimaropa. Sa Sabado at Linggo pa lalakas ang ulang dala ng habagat na makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya kapamilya, maghanda po dahil posible ang mga pagbaha at landslide ngayong weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa Mindanao, tanghali pa may ulan sa may Bukidnon, Davao del Sur at South Cotabato. Sa hapon, meron na ring ulan sa Cotabato Province, lalo po sa Agusan del Sur, kung saan lalakas pa ang ulan pagsapit ng oras ng hapunan. At may mga pag-ulan pa pag lumalim ang gabi sa may Caraga at Zamboanga Peninsula. Sa Visayas, sa Western Visayas po may ulan bandang tanghali. Pagsapit naman ng hapon sa may Cebu at Bohol uulan. At sa gabi, sa Southern Leyte, dito po sa may Southern Negros at Antique, meron pang mahinang mga pag-ulan. Sa Palawan, bago magtanghali, magsisimula na ang ulan na magtutuloy-tuloy po hanggang pagsapit ng gabi. Sa Luzon naman, sa umaga, maaraw sa malaking bahagi pero may ulan po dito sa may Masbate. Sa tanghali, uulan na rin sa may Cordillera, Central Luzon, Mindoro at maging sa ilang bahagi ng Camarines Sur. Sa gabi, uulan na rin po dito sa Ilocos Provinces at maging sa ilang lugar sa Cagayan Valley. Tayo naman sa Metro Manila, aasahan pong magiging maulap at sisilip-silip ang araw at may tsansa ng ulan mula hapon hanggang dapit hapon. Samantala, patuloy ang paglala ng wildfire sa Canada kung saan apektado na ang halos lahat ng probinsya at teritoryo doon. Umabot na sa higit 2,000 ang insidente ng wildfire simula Marso nitong taon at halos 4 milyong hektarya na ang natupok. Sa ngayon, lampas 400 wildfires pa ang inaapula. Mula naman Canada, umabot na sa northeastern USA ang usok, lalo po sa New York State, Pennsylvania, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland at Virginia. Nagkulay orange ang kalangitan sa New York City matapos balutin ng makapal na usok ang syudad. Sa Brooklyn at Queens, mas malala naman ng higit 8 beses ang air quality kumpara sa normal dahil sa makapal na usok. Kasalukuyang nakataas po ang air quality alert sa 16 na state sa silangang bahagi ng Amerika. Yan ang update sa Lagay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.